ayan guys, kasalukuyan nagpapakulo ako ng liver ng chicken at saka okra guys. So ayan ho, as usual, parang adobo lang ho yan. Pinakuluan ko muna guys. So ayan, kulo-kulo-kulo siya. Sana ka-prepare na para panghango ko mamaya. Meron ulit akong sibuyas, bawang at luya. So ayan na ho siya kumukulo-kulo. Tanggalin ho natin yan maya-maya. So ayan, igigisa ko na ho siya sa bawang. And then after that, sibuyas and luya. Ilagay na natin si beef, ay si liver ng chicken. Yan guys. So ginisa ko ho yan guys para mawalan lang sa yung pinaglutuan ho, itinapon ko ho yan kasi panibago na yan. So ayan na siya, nilagyan ko na siya ng bay leaf, nilagyan ko na rin ho siya ng usual adobo. Suka, toyo, paminta, bawang, sibuyas, ayan ho, as usual ho, and bay leaf. At saka nilagyan ko rin ho siya ng sugar. Hi guys! Welcome back to my channel. This is Fuline. Today it's Sunday guys. And time check, it's already 1:30 in the afternoon guys. So nagluto ako. Pinakita ko nga sa inyo kanina. So ito na ho yung finished product ng aking niluto for my lunch for today. Ito guys. Ayan guys. Adobong liver. At saka, syempre, okra, rice, and water, guys. So, kain tayo. And guys, kain na tayo. But, bago tayo kumain, kailangan natin mag-pray, guys. So, pray na ho tayo. Kain tayo, guys. So, guys, alam nyo, dapat kasi hindi ako mag-vlog for today. So, bagong lahat, kain muna tayo. Tapos, pagka nakasubo na ako, magkikwento ako sa inyo, guys. Yan. Alam nyo, guys, ang pagluto ko nito, yung version ko, ah, pinakukuluan ko muna siya, guys. Kasi, syempre, malansa siya, diba, liver? So, pinakukuluan ko muna siya sa may toyo. Konting toyo, konting suka. Parang tinimpla mo na pang adobo. Kuluin mo na siya. May bawang, luya, sibuyas, paminta. Pakuluin mo na siya dyan. So, pag nakulo na siya, nanuot na yung lasa dun sa loob ng liver, hanguin ko na siya. So, pag hango ko, kasi dapat yung pinagkuluan niya tatabi, di ba? Pero hindi ko tatabi kasi nga liver siya malansa eh. So, para sa akin madumi na yan. So, ang gagawin ko na naman, after na sinala ko na siya, tinanggal ko na yung liver, ginisa ko na siya ulit sa bawang, sibuyas, luya. Tapos, nilagay ko na yung liver sa ginisa ko. So, pagkagisa ko, nilagyan ko siya ng toyo at saka konting toyo at saka konting suka. Pinakuluan ko na siya doon. Tapos tinimplahan ko na. Nilagyan ko ng paminta. Nilagyan ko ng bay leaf. At nilagyan ko, guys, ng sugar. Pero bago ang lahat niyan, syempre nilagyan mo na siya ng suka. No? Suka at saka toyo. Huwag mo na muna siyang haluin. So medyo few minutes, that's the time na ilagay mo na yung paminta mo. At ganun ang version ko, guys. Ha? Hindi ko naman kayo tinuturoan. Hindi naman ako nagmamagaling. Ganun lang ang version ko. So, nasa sa inyo yun kung gusto nyo kayahin o hindi. Basta, yun ho, at napakasarap ho talaga guys. Totoo. Kasi, pag sa karning, baboy, pwede rin yan, tsaka sa manok. Pero kasi to liver, kaya tinapon ko yung sabaw niya. Supposed to be, dapat isasabaw mo yan, di ba? See? Nababalance ang lasa niya. At, walang lansa. Tapos, aking anong tawag dito? Okra. Hindi ba nilalagay nila sa kanin, di ba? Ako nilalaga ako. At saka, kasi nahuli ako eh. Yung kanin ko naluto na eh. Hindi ba nilalagay nila sa kanin?
ko nilaga ko eh. Mamaya ako magkikwento sa inyo guys. Tapos ako ng pagkain ko. Kasi hanggat maaari, alam niyo guys, ayoko ng mga negative habang kumakain. Kasi blessing to eh. Hmm? Buhay pa yung liver, matalsik. Try nyo to guys, ang sarap. As in, walang lansa. Walang lansa. Kaya alam nyo, sa mga restaurant, pag hindi ko gusto ang luto, hindi ko kinakain. Hindi ko alam ang luto ng liver. Pero pag ako nagluto, garanti sa akin ang sarap. Tsaka yung gusto kong luto, yun ang nasusunod. Diba? Eh, niluto ko na itong ano. Baka masira itong okra. Ang daming health benefits na ito. Nilagyan ko rin din siya ng sugar, guys. Alam niyo yung usual na adobo. Napakasarap talaga ng okra. Yung nilaga lang. Malapit na naman ang Ramadan, guys. By April. Baka magsasabay pa sa ano yan. Sa Holy Week natin. Hmm. Talagang sarap ng ano. Kasi bago eh. Eh, dapat pagpipili kayo ng okra, yung maliliit. Kasi yung malalaki, guys, ano na yun eh. Matigas. Alam niyo yun? Nakasarap pa rito yung bay leaf. Kaya ganun. Sarap. Sarap.
di na lang mauubos na. Grabe yung pagdo sa Pilipinas, no? Grabe. Kakatakot. Singot na naman ako. Ulam pa ako mamaya. Diba? Ganun lang yun. Nung muna ako. Bebelo. Masabit na naman. Ayan guys. Magsisimula ako. Lord, guide nyo ako. Kanina, diba, kumakain ako guys. Hindi ko sinasabi yung anumang bagay kasi nga, paggalang lang sa pagkain. So, ito na. Tapos na kumain. Thank you, Lord. All the blessing tsaka sa food. Kaya ako nag-vlog for today, guys. Regarding sa iisa kong basher. Meron ako isang basher. Itong basher na to, walang tigil na kung ano-ano sinasabing masama tungkol sa akin. Which is wala siyang alam, ha. Hearsay lang. Sabi-sabi lang. O sa pag-iisip lang niya. Kasi alam niyo naman na ako na active ako sa TikTok. Siyempre, pag nasa TikTok ka guys, marami ka nakakapareha. Kasi content lang yan guys eh. Content lang yan. Sad to say, merong may isang matandang babae na talagang galit na galit sa akin. Yes, ganito daw ako, ganito ako. Anong pagbibintang ang ginagawa? Ma'am, ganun ba ako kakilala para sabihan niyo ako ng mga bagay-bagay na masasama? Pinopost mo pa, hindi niyo alam na nasasaktan niyo rin ang isang tao na wala namang ginagawang masama. Wala nga akong kaalam-alam sa mga pinagsasabi niya eh. Nakasama ko lang sa TikTok kasi nga, TikTokers din ako, di ba? Tapos kung ano nang sinasabing malalaswa na hindi mo makakain, hindi mo masisip muna. Ma'am, hindi ko kayo papatulan, pasensya na po. Sa mga pinagsasabi niyo sa akin, bahala na yung nasa taas para sa inyo. Kasi hindi dapat ako magsasalita guys ng mga ganitong bagay. Kung hindi na below the belt ang pinagsasabi niya, hindi ko siya papatulan. Kahit magsawa ka kung ano-anong sabihin mo sa akin dito sa YouTube, hindi ako magpapa-apekto sa'yo kasi hindi totoo. Pilit kita iniintindi para lang sabihin na, ah siguro ganito kasi nagsiselos. Pero kung sabihan mo ako ng mga masasakit na salita na hindi mo matitake, hindi mo makakain, hindi na siguro tama yon, ma'am. Marami din akong alam sa inyo, pero hindi ako nagsasalita. Alam niyo yun? Sa akin na lang yun. Mga alam ko sa inyo. Kasi sinabi din sa akin, hindi ako naniniwala.
Basta, sinabi lang sa akin, pero hindi na ako nagsalita. At hindi ako sumagot sa mga paratang mo sa akin kasi hindi totoo. Sabi nga nila, di ba? Manahimik ka na lang. Huwag mong pansinin. Kasi lahat ng pinagsasabi niya sa'yo, bumabalik sa kanya. Siguro, hindi ako yun. Siguro, ikaw yun. Bakit hindi mo tignan yung mga ginawa mo dati? Bakit hindi mo tignan? Nakakahiya, di ba? Parang binabato mo lahat sa akin eh. Yun ang mga gawain mo noon eh. Totoo yun. Hindi na ako magsasabi. Kasi nga, yung nagsabi sa akin, kilalang kilala mo. Hindi na lang ako nakinig. Kasi nga sa sobrang sama ng loob ng pinagsasabi mo, nagsalita na yung isa. Which is hindi ako naniniwala. Yun ang sinabi niya sa akin eh. Sa amin pala, marami kami. Kasi nga, below the belt na yung pinagsasabi mo, ma'am. Hindi ho kagandahan. Nakikita ang pagkatao mo sa mga ganyang bagay. Hindi ka kala mo mapupuna ka ng mga tao. Makikita ka, masisimpatsya ka. Kasi naghuhusga ka agad ng isang tao nang wala ka namang alam. Wala ka naman dito para husgahan mo yung taong yun. At saka ako. Diba? Sagwa naman. Mag-isip-isip kayo, ma'am. Baka hindi ako. Baka iba. Ha? Hindi mo ba naiisip yun? Siguro sabi mo, ay, hindi ako pinapatulan. Hindi kita kasi papatulan, ma'am. Nakakahiya. Ayaw ko pumunta sa label mo. Ayaw ko. Sorry to say, hindi ako ganun tao na lumalabon basta-basta sa ganito. Hindi. Naintindihan niyo, ma'am? So, yung mga pinagsasabi mo sa akin, maraming salamat. Kahit masakit, wala akong magagawa. Yan ang opinion mo. Hindi ko naman maaano. Pero lang, ang sasabihin ko sa'yo, pag humantong sa sobrang-sobra na, ma'am, may kalalagyan ka. Pwede kitang padimanda. Kasi walang katotohanan yung mga pinagsasabi mo. Buti sana kung meron kang prueba. Diba? Kung ipe-prueba mo lahat yung sa TikTok, content lang ho yun. Content. Alam niyo yung ibig sabihin ng content? Content lang ho yun. Kahit na sino ho, pwede ho mag-do it. Kahit na ho sino. Kaya wag lang ako ang pinupunan ninyo. Yun lang ho masasabi ko. At pakiusap ko lang ho sa inyo. Hindi ho kagandahan na paulit-ulitin nyo sabihin sa akin yun. Dahil ma'am, meron ho kayong kalalagyan. Yun lang ho masasabi ko sa inyo. Thank you, Lord. Nasabi ko ang gusto ko sabihin. So guys, thank you so much for watching. Hope to see you soon on my next vlog. And don't forget to like, subscribe if you haven't yet, share, and click the notification bell. So pasensya na guys, naglabas lang ho ako ng sama ng loob. But anyway, nasabi ko na ho lahat ang gusto kong sabihin. Maraming pong salamat sa aking mga subscriber at saka yung aking mga basher, isa lang pala basher ko at siya lang nag-iisa. Maraming salamat. Kung ayaw mo manood sa content ko, ayaw mo manood dito, you're free. Free ho kayo na hindi ko ho kayo pinipilit manood kung ayaw nyo po. Marami pong salamat guys. And see you next time. Bye. See you then. Bye. God bless and keep smiling. Bye. I know that you've been gone, you and me.